LGUS Broadcasting, Studio ng Pilipinas. Di nagtataglay ng dangal o oportunidad para sa mga mamamayan sa mga sulok ng mundo. Ito ang LGUS Broadcasting, Studio ng Pilipinas. Magandang umaga sa mga lalawigan ng Balikan at Cotabato City at sa buong Pilipinas. Narito na ang nagbabagang balita sa mga oras na ito. Nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa New People Army na hindi siya magdadalawang isip na bombahin sila. Ito ay kung patuloy nilang atakihin ang militar at pulisya. Hamon pa ng Pangulo, kung gusto ng mga rebelde, ay tatapusin niya ang mga rebelyon habang siya pa ang presidente. Nakatakda namang paglabas ng guidelines ang pamahalaan sa mga LGU para sa localized base stocks sa mga rebelding. Kamakailan lang ay tumama sa ating bansa ang isang bagyong pinangalan ng Bagyong Rolly na tumama sa Metro Manila at sa mga kalapit bayan nito, na pumunsala sa maraming ari-arian at sa mga kabahayanan ng mga residente ng natural lugar. Narit na ang ibang detalye ng bidyong napunan ng isang residente ng natural lugar. Sa bidyong kuha ng isa sa residente ng bayan ng Albay, ay tila malakas na hangin at ulan ang tumama sa kanilang bayan na naging dahilan ng pagkakaroon ng malakas na baha na naging dahilan ng pagkawasak ng mga ari-arian at mga kabahayanan ng naturang lugar. At tila nagsasayawan ang mga puno sa lakas ng hangin at itinaas din ang signal warning number 5 dahil sa super typhoon wave na namumuo sa karagatan sa naturang lugar. At sa ngayon ay umaasa ang mga residente ng tulong mula sa ating gobyerno. Yan po ang mga balita sa araw na ito. At ito po si Hayrodin Makabalak. Nagtago sa sulok ng isang mall at isa sa mga bayan patroller dahil sa kasagsagan ng Bagyong Rolly. Ayon sa kanya, maiaatid lamang daw siyang kamag-anak sa evacuation center. Ngunit di na nila kinayang lumabas dahil sa lakas ng hangin at ulan na dulot ng Bagyong Rolly. Makikita ang mga sira-sirang gamit at nagsibagsakan na kisame ng mall. Sampo silang stranded sa loob ng mall. Naramdaman naman sa lugar ng Kamalig Albay ang lakas ng hangin at ulang dala ng Bagyong Rolly. Nakituloy naman sa bahay ng kanyang tiyuhin sina Bayang Patrol RG Marquez sa Ginubatan Albay para umiwas sa malakas na hangin. Halos zero possibility na ang lugar nagsibagsakan ang mga kahoy sa paligid. Nagsimula namang magtiklop ang yero sa bubog ng kapitbahay ni Bayan Patroller Agyon Daet sa Legazpi City, Albay sa malakas na hangin. Maging sa Daraga, Albay ay ramdam din ni Bayan Patroller Renz Di Aguino ang lakas ng hangin na dala ng Bagyong Rolly. Tila nagsasayawan naman ang mga puno sa lakas ng hangin sa bayan ng Legazpi City, Albay dahil din sa lakas ng hangin. Nabali at napayuko ang bahagi ng Freedom Stadium Light Tower sa Barangay San Jose, Pili, Camarines Sur. Makikita naman sa bidyong ito ni Bayan Patroller Arlit ang paglampas at pag-apaw ng tubig dagat sa Cebu, Sabang, San Jose, Camarines Sur. Ito si Renz Borbe, nagbabalita. Ang ating kalikasan, unti-unti nang nasisira ito. Unti-unti na rin nauubos ang ating mga punong kahoy na nagbibigay ng sariwang hangin.
nagkalat na basura sa ating paligid, kaya nakakaramdam tayo ng pagbaha at nagkakaroon ng air pollution dahil sa basurang nakakalat. Paano tayo makakatulong sa ating kalikasan? Makakatulong tayo sa kalikasan sa pamamagitan ng paglilinis sa bakuran at pagtapon ng basura sa tamang lalagyan. Magtanim ng mga punong kahoy at iwasan ang pagputol nito. Sa gantong paraan ay makakatulong tayo sa kalikasan para makaiwas ng sakit. Pasabog ngayong online ang kapamilya actress na si Catherine Bernardo na makakasama sa isang project ang Korean actor na si Lee Min Ho. Hashtag Catherine lang malakas. Trending ngayon sa Twitter matapos kiligin ng mga netizens na makita si Catherine Bernardo kasama si Lee Min Ho at iba pang superstar sa Southeast Asia. Tungkol ito sa shopping mobile na number 1 ngayon sa Southeast Asia, ang sikat na aktor na trending series na The King at mas kilala sa Pilipinas bilang Go Jumpyo na naging bida sa Korean adaptation ng Mecher Garden. Ang voice over flower na si Lee Min Ho ay bibida sa television commercial na ipapakita ang kanyang online shopping routine. Nakipag-collaboration din siya virtually sa mga bibigating artista sa iba't ibang panig ng Southeast Asia, gaya ng international pop singer na si Agnes Mo o kilala bilang Agnes Monica ng Indonesia. Cheryl Bramasta na naging bida sa Indonesia adaptation ng Mecher Garden, ang Ever Indonesia na nakatrabaho ang Pinoy aktor na si DJ Marquez. Nakabilang sa grupo ng F4 Indonesia, kasama rin sina Bella Renek Campaign ng Thailand, Aida Jabat ng Malaysia, Chipu ng Vietnam at syempre ang Philippine Ambassador ng shopping app ang blockbuster queen na si Catherine Bernardo. Na-shock ang kapamilya actress na si Catherine Bernardo nang malamang makakasama sa isang project ang Korean superstar na si Lee Min Ho. Karoon ng chance ang box office queen na makilala ang South Korean actor sa pamamagitan ng virtual collaboration para sa isang online shopping brand. Si Lee Min Ho ang pinakabagong endorser nito at sila nga ni Catherine Bernardo kasama ang iba pang brand ambassador ang napili para sa susunod nilang global event next month. Of course, I'm very very honored. Super nagulat ako. Hindi ko inexpect na siya yung kukunin. Pahayag ni Catherine Bernardo sa isang panayam ng tanungin ang kanyang reaksyon tungkol sa sikat na sikat na aktor. Sabi pa ng dalaga, kahit na virtual meet-up lang ang nangyari sa pagitan nila ni Lee Min Ho, grabe pa rin ang excitement at kilig ang nararamdaman niya. Anya pa, sana raw matutuloy rin ang muling pagbisita ng Korean actor sa Manila. Pagkatapos ng COVID-19 pandemic, hopefully kapag maayos na lahat to, he can visit us to see. And ang dami niyang supporters dito sa Pilipinas, including me. Chika pa ni Catherine. Tips ng mga celebrity para ma-achieve ang Instagram worthy post. Pagdating sa kaseksihan, hindi papakabog ang magpinsan Katrina at Sheena Halili. Katunayan, confident at fresh parati ang dalawa, be it in their bikini and casual wear. Bukod sa proper exercise at diet, simple lang ang tip nila. Galingan daw ang umanggulo sa harap ng camera. Para kay Sheena, malaking tulong sa kanya na tumingin sa fashion editor first tag. Para sa post na pwedeng gayahin at ang pinakapaboritong post ni Sheena na malakas daw maka-fresh, parang effortless, ang ganda at hindi piit ganda tips number 2 ni Sheena. Bawang kausapin mo lang daw ang camera. Itong nagdaang linggo, tila nagulat ang lahat sa post ni Katrina Halili sa kanyang Instagram post na sexy bikini na ang liit ng kanyang bewang.
Ang sikreto niya daw kapag napapalabis daw ang kanyang kain, sinisigurado niya na pagtapos na niya magkain, exercise siya agad. So, this is the latest celebrity showbiz happening. Marcelino.